Konnichiwa minasan, hello everyone! Welcome back to my channel, Jesus Life in Japan! And for today's video, mga tumodachi, ayan, dahil medyo nalalapit na nga po ang ating panganganak, it's my 37 weeks today, and kailangan ko na magpack ng mga gamit para sa hospital. So, sasama ko kayo mga tumodachi, don't you worry about the situation. Charata! Itasama ko kayo, ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung mga gamit na kailangan kong dalahin sa hospital. So, without further ado, let's get started! Yay! So, ito na nga mga tumodachi. Alam niyo, sa totoo lang, yung sa listahan sa hospital, napaka-konti lang ng mga dadalahin. Ang nakalagay lang doon is pajama, damit ni baby pag lalabas na siya, and then yung postpartum sanitary shorts, and the nursery bra, memo pad. Yun lang. Yun lang yung talagang nakalagay doon sa, nakasulat doon sa dadalahin. And the rest is ang hospital na ang mag-provide, tulad ng pang-araw-araw na damit ni baby, and ano pa ba? Yung mga sanitary napkins, ayan. Sila ang magpo-provide nun. Sagutan ng hospital na pupuntahan ko. Depende sa hospital na pupuntahan nyo kung ano yung mga listahan ng mga dadalahin nyo. So, without further ado, eto na yung mga gamit. Ayan na. And isa-isahin ko yan sa inyo kung ano yung mga dadalahin ko, no, mga tumodachi. So, dyan lang kayo. And kasama rin nga pala sa listahan nila is yung iyong mga skincare products, yung mga personal things na ginagamit mo sa iyong katawan. Ayan. So, ipapakita ko na sa inyo, no, mga tumodachi. Stay tayo sa hospital, mga tumodachi, na mga 4 to 5 days. Bali, 4 nights and 5 days. Yung pa 5 days is yun na yung ating araw ng labas. And sana maging maayos ang lahat. Sana walang maging problema. Maging maayos ang lahat para mas madali tayong makauwi. O, diba mga tumodachi? So, eto na nga. Sisimulan ko na. I have here my pajamas. 1, 2, 3, 4. Ayan, 4 set ng pajamas para sa araw-araw. Hindi ko alam kung magamit natin yan lahat, pero syempre kakailanganin yan. Pajamas yan. After mo naman ang mga anak, tsaka ka lang magpapajama. Pero kapag yung unang araw mo doon, naka-maternity or yung giving birth dress ka pa, yung pang-hospital. And syempre, nursing bra. Ayan, marami yan. Meron tayong 4 din na nursing bra. And sanitary or for postpartum shorts. Ayan. Yung shorts is like this. Meron siyang ganito. Pinakita ko talaga, no? Ayan. Yung para madali siyang malagyan ng napkin. Kasi hindi natin alam kung ang ating pagdurugo is napaka-lakas or hindi. Ayan. And eto naman yung para kay baby. Ito yung kanyang damit na susuotin pag lalabas na siya. Ang tawag dito is ceremony dress dito sa Japan. Syempre yung kanyang swaddling blanket or yung receiving blanket. Pero any blanket pwede naman, kahit nga daw towel pwede. Lalo na sa panahon na lalabas kami ni baby is tag-init na. So, hindi niya kailangan yung receiving blanket na makapal kasi ang init nun sa katawan. So, eto yon. And, dinalan ko na rin siya ng mga handkerchief para sigurado. Ano? Ayan. And, wala sa listahan pero nagdala ko ng towel. Although, provided naman nila dun yung bath towel is, nagdala lang ako in case of emergency ng face and hand towel. Ayan. And, of course, ito naman is isang set na ng shampoo, conditioner, face moisturizer, toothbrush, and toothpaste. Ayan. Mini-mini pack lang talaga mga tomodachi, no? Para
para hindi masyado masikip sa lalagyan. Ayan. And nagdala tayo ng plastic bag or para lalagyan ng mga maruruming damit. Of course, mga medyas. Medyas. Ayan. And eto rin nagdala tayo ng breast pad. Ayan, breast pad. Or pag nagpadede ka is paglalabas daw yung milk mo. So, nagdala ko nito ng 10 sets. So, isang plastic nito is left and right na. So, ayan. Nipple pad pala. Nipple pad ang tawag dito. And then, nagdala rin tayo ng napkins. Ito is yung pangmalakasan. Large size. 5 piraso. Sobrang laki niya. 30 cm by 56 cm. Grabe, para siyang diaper. This one naman is 10 pieces na S size. Pagka yung medyo hindi na masyadong malakas yung ating pagdurugo. Ito yung mga ilalagay ko sa maleta. And this one naman, papakita ko naman sa inyo is yung mga gagamitin ko kapag nagle-labor ako. Pag labor time kasi usually hindi ka daw makakakain talaga sa sobrang sakit. Dahil nga nag-research na ako bago ako magpakay ng aking mga gamit. Nag-research na ako dito sa mga Japanese blog kung ano-ano ba yung mga kinailangang dalhin nila while in labor or kahit hindi labor, kung ano yung mga dinala nila sa hospital na talaga namang gamit na gamit nila. So, eto yan mga tomodachi. Iba camera ko na ha, para makita nyo. So, meron tayo ditong vitamin gel. Kahit 2 piraso lang. And meron tayo ditong parang cookies pero for energy. Kasi hindi ka nga daw makakakain na balance power na maraming vitamins. Ayan. And then drinks. Ito is walang mga caffeine. So, Pocari Sweat kasi ang palakas habang nagli-labor ka. So, may tubig tayo and 2 cha na walang caffeine. And then, ito is talagang kailangan daw. Itong drinking straw or yung kinoconnect mo siya sa pet bottle cap na may straw na siya. So, bumila ko 2. Mura lang naman yan. And then, may eco bag tayo in case. And then, meron tayo ditong paboritong chicheria na magpapagaan yung inyong kalooban na nagla-labor ka. And, meron dito S-type na hanger para maisabit mo siya sa gilid ng bag ng bed mo. And, madali mong makuha kung ano yung mga kailangan mo. So, sasabit natin yan with eco bag. And, din may lalagay kung ano gusto mong ilagay, inumin, ganun. And, meron din tayo dito yung extension na saksakan. Kasi malayo ang saksakan daw sa bed mo. So, katulad natin, feeling vlogger at mahilig mag-cellphone. Kailangan din magdala nito para kahit nakahiga ka is makaka-charge ka. Ayan. And syempre, ang mask. Huwag kalimutan ang mga mask. Ayan. And nagdala rin ako ng wet tissue. And tissue talaga na facial tissue. Nagdala rin ako ng dry shampoo in case na mainis ako sa sarili ko habang nag-labor. And para feeling fresh tayo, makapag-dry shampoo tayo. And eto naman, syempre, important is yung mga documents. Dito nakalagay yung mga documents si baby and mother and child handbook doon. And memo and pen. Ayan, kasama yun sa listahan. And syempre, meron tayong suklay na maliit. And ang ating smartphone tripod para pag makapag-vlog-vlog tayo. Hope so. Ayan, and meron din pala akong kasama ditong dinala na pampahid sa nipple. Nipple cream para sa first time ako magpapadede kay babies. Ito yung ginagamit nila pampahid sa nipple kasi magda-dry daw talaga yung nipple mo kapag nagpadede ka or unang padede kay baby or lumalabas na yung iyong milk is sobrang sakit daw. So, nakakaampat din siya ng sakit and dryness ng iyong nipple. Ayan.
So, ang dami, di ba mga tomodachi? Madami pa, or actually, ang konti nga lang ito eh, ng mga tomodachi. Dadalahin ko yung isang maleta lang at isang bag. Maletang maliit para madali lang siyang bitbitin, no? So, ipak na natin mga tomodachi. Lalagay ko na siya sa mga lalagyan niya. Para madaling mailagay sa maleta. Ayan, nakabili tayo sa... Ito, ano lang sa 100 yen. So, nabili natin. Ito natin mga tomodachi, yun, ilalagay na natin siya. Pajamas. Madamis namin ni baby. Siyempre, ilalagay ko rin dyan yung gagamitin kong damit pag lalabas ng inang hospital. Wait lang. So, kailangan yung comfortable pa rin. And meron buton sa harapan. Napakaliit na ano nito na maleta. Ito yung pinakang small size na maleta ng mga tomodachi. So, isara na natin. Okay. Dito naman natin ito ilalagay itong mga to. And magdadala rin nga pala ako ng pamaypay mga tomodachi. Alam nyo ba kung bakit? Kasi itong pamaypay na to is... may scent ng paborito kong pabango. So, para ma-relax ako habang nagli-labor ako. Ito yung ini-spray ko sa kanya. Itong Ferragamo. Ferragamo na black. Misteriosa Ferragamo. Ayan, signal yun. Ito yung pinaka-favorite scent ko. Ayan. Ayan. So, ini-spray na natin siya dito sa pamaypay. Para pag nai-stress ako sa pagli-labor, ipapaypay ko lang siya. Bango, marerelax ako. O, di ba? So, ituloy-tuloy na natin ang pag-impake mga tomodachi. Documents and insurance. Siyempre, bago ko makalimutan, dadala rin tayo ng makeup kit para paglalabas na kami ni baby. Is fresh naman ang mami tomodachi niya. Wait, small pouch na makeup natin. Ilalagay din natin dito. Sama na natin. Ayan. And that's it. Isara na natin. So, ito na nga yung ating dadalhin sa hospital. Finally. Itong dalawang bag na to. Lang naman. Ayan. Para madaling mabitbit. Ayan. And syempre mga tomodachi, thank you for watching. And kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, huwag mo pong kalimutan pindutin ang subscribe button. And syempre, isama mo na rin po ang notification bell on para ma-notify ka pa sa mga bagong darating kong videos. Like, share, and subscribe. Ayan. Ready na. Ready na kami, baby. So, thank you for watching mga tomodachi. See you on my next vlog. Mwah, mwah, mwah. Bye. So we did.